Hello, hello, hello! Bagong umaga na naman, bagong pag-asa na naman tayo mga kumarites. Ngayon ay araw na naman ng Miyerkules at meron na naman kaming session sa ospital. Siyempre natural, di ba sabi ko sa inyo, yung aming schedule is Miyerkules at saka sa Biyernes. Kaya ngayon, ayun yung alaga ko kung ano-ano pang ginagawa. Ako naman ay nakabihis na, yan. Pagpasensya nung pang background na tuwalya. mag-aayos na lang, magsusuklay na lang at saka mag-kulting lipstick. Yun lang. Baba na kami. Ayan mga kumarites, maayos na o. Oh. Nakapagsuklay na, nakalipstick na ng konti. Okay na yan. Let's go sa go. Yung aking hamo, yun na. Ready na rin. Oh, pababa na kami. Bye for now. See you later. Oh, diba? So, ayun na nga mga kumare. Bago tayo umalis, may oras pa naman kaming para magkwentuhan. May oras pa naman kami dahil 10 minutes pa bago darating yung aming service. Pagkwentuhan natin yung na-upload ko nga kahapon na sobrang nakakalungkot dahil isa-isa ng ingay. Ingay naman ang motor. Kaming magkakaibigan dito sa Taiwan, kaming magkakaibigan. Magkaka-close kami mga Pilipina dito, walang siraan. Merong kunting away, merong pagtatampuhan, hindi naman nawawala yung natural, di ba? Pero nagkaroon kami ng super tight bonding dito, kami mga Pilipino. Para bang magkakapatid yung aming turingan. Ngayon, isa-isa na silang umalis, isa-isa lang silang nawala dahil nga nawala na yung kanilang alaga. Ako na lang yung natira na matagal na dito. Kaming tatlong magkabanding talaga dahil matagal kami nagkasama dito. Si Mitch, si Ate Ven, ako. Silang nauna, tapos ako. Kaso, anim na taon ko silang nakasama. Tapos sila, halos 8 taon sila nagkasama. Mas nauna sila. Ngayon, yung isa kong kaibigan, namatay yung amo niya, namatay yung alaga niya, si Lolo. Nakalipat siya sa ibang lugar. Hindi na namin nakikita araw-araw, si Ate Ven. Pangalawa, ngayon, after 1 month lang yata, yung alaga naman ni Mitz ang nawala, si Lola. Ngayon, si Mitz, nakapag-desisyon na siya na umuwi na talaga sa Pilipinas, na which is good for her naman dahil nga mag-uumpisa siya ng pamilya. Tsaka, nagkakaedad na rin, kailangan na rin magkaroon ng, siyempre, pamilya, magbuo ng pamilya. Dahil kami, ni Ate Ven, kailangan pa namin magstay dito dahil meron kaming mga pinag-aaral ng mga anak. Siya, meron siyang college, 2. Ako din merong college, 2. Merong senior high school, kaya hindi pwedeng umuwi. Kaya yun, nakakalungkot sobra. Na-feel ko yung hindi mo naman sinasadya na maiyak, pero naiiyak ka dahil naalala mo yung lalo na dito, wala naman yung pamilya mo dito. Tapos kayo, nagkaroon kayo ng kahit na may mga away-away kami, natural lang naman yun. Hindi naman, napaka-hipokritong mo naman. Napaka-hipokrit ako naman pagka sinabing wala kaming mga tampuhan. Meron kaming mga tampuhan, sa totoo lang. Kaso lang, yun lang, hindi kami nagtatanim ng galit sa isa't isa. Kasi nga, kami-kami lang dito, kami-kami lang magdadamayan. Meron naman kami mga kaibigang iba, mga asawa ng Taiwanese dito. Kaso, yung ewan ko ba, syempre hindi naman kami nagkikita-kita na iba yung bonding naming tatlo. Ngayon meron kaming kaibigan na isa, ngayon kami na lang pala dito na iwan. Kaso hindi rin kami nagkikita ni Denden palagi dahil nga iba yung direction nila, iba yung direction ko. Parang nakakalungkot, dati super kami close. Ngayon nagkawalaan na isa't isa. Kaya sana nga, yun ang sinasabi ko, sabi nga ni Mitz na siya mag-for good na siya sa Pilipinas. Sabi ko, kayo rin pinapanalangin ko na makauwi na rin kayo sa pamilya nyo. Sana nga, darating ang panahon na hindi na namin kailangan yung pera ng mga Taiwanese na mag
kakaproduce namin. Doon na lang kami hahanap ng pera sa Pilipinas na sana hindi na natin kailangang lumabas pa sa ating bansa upang maghanap buhay, di ba? Nakakalungkot lang sobra. Ang daming oras, ang daming panahon na nawaglit sa atin, na hindi natin nakasama ang ating pamilya, tapos lumaki sila na hindi mo nakikita, lalo na sa isang ina na dapat ikaw talaga ang humuhubog sa kanilang pagkatao, di ba? Kaso wala kang magawa dahil nga kailangan magsakripisyo dahil para sa pamilya, para sa kanabukasan ng mga anak. Sa side ko naman, nagtutulungan naman kami mag-asawa, kaso lang hindi lang sinuwerte yung asawa ko ngayon sa kanyang trabaho, sa kanyang pinagkikitaan, dahil syempre hindi naman kaya ako muna. Yun lang, sana darating ang panahon na umuwi na tayong lahat, kasama-sama na tayo, na sana yung mga kung aalis man sa Pilipinas, kasamang buong pamilya, hindi yung maiiwan ang buong isa lang ang aalis para lang magtrabaho para sa pamilya na napakalayo, na hindi mo sila kasama. Diba? Lahat ng pagsasakripisyo, meron talagang lahat ng anong bang ibig sabihin nun? Kung kikita ka dyan, kikita ka naman. Maliban na katulad sa atin, lang tayo, ordinaryong Pilipino lang, kailangan gusto mong magkaroon ng magandang buhay sa para sa ating pamilya. Kaso, kailangan mo talaga magsakripisyo. Kung gusto mong magkaroon ng konting maalwan-alwan na buhay, lalabas ka ng ibang bansa. Dahil nga ako sa Pilipinas, kung ordinaryong nagtatrabaho ka lang doon, tapos nag-aaral lang kalit yung mga anak mo, naku, hindi mo talaga mabubuhay na maayos, hindi ka makakapag-aral. Ay, pangkain lang halos yung kinikita doon. Basta, ang hirap sabihin. Pero panalangin ko, katulad niya sa akin, meron na akong mag-graduate na anak. Malapit na. May magkakaroon ng bunga yung mga sakripisyo naming mag-asawa. Na magkakaroon na rin bunga. Hindi ibig sabihin na pagka nag-graduate siya, uuwi na ako dahil sa kanya ko na iaatas yung aking responsibilidad bilang isang hindi ganun. Kumbaga, nagkaroon na lang ng ligaya dahil yung isa mong anak, nagkaroon na ng bunga, magkakaroon na siya ng, sana maging successful siya sa kanyang buhay. Mapipili niya na hindi na siya matutulad sa amin na mahirap, na maraming dapat isakripisyo para sa pamilya, di ba? Kailangan mong lumayo ng malayong lugar para lang mabigyan ng, magkaroon ng kita. O, di ba? Tagal naman ang sasakyan namin. Ang dami-daming moments ko na naibigay. Pagpasensya nyo na, nagsisente lang ako dahil nakaramdam ako ng sobrang lungkot nang umalis yung dalawa kong kaibigan dahil nawala na, parang nawala na yung aming Meron pa namang mga natira, kaso hindi kami masyadong nagkikita-kita. Ayun. Yun lang. Nandyan yung amo ko sa tabi ko. Yan, dyan lang siya sa tabi ko. Habang naghihintay kami ng aming sasakyan, maya-maya pa. O, mamaya na naman ha. Tama na yung sente. Tama na yung drama. Mamaya na naman. Baka parating na yung aming Maserati. Ayan mga kumarites, tuloy lang natin yung ating kwento kanina nung nasa bahay pa kami habang naghihintay ng nandito kami ngayon sa ospital. Ayun, nag-therapy doon ang aking amo. Pwede ko naman siyang iwan dahil ayun nga, nakakuryente siya. Ngayon, ayun nga, sinasabi ko na laban lang sa buhay. Magtiis lang ng sakripisyo pa para sa pamilya sa Pilipinas dahil ako ngayon masayang-masaya. Gusto kong sabihin sa inyo na masayang-masaya ako ngayon dahil yung panganay kong anak ay malapit na siyang magtapos sa kanyang pag-aaral. Sa wakas yung aming sakripisyong mag-asawa dahil yung una syempre yung asawa ko ang nag-a-abroad. Tapos, minalas lang siya ng kumpanya, yung kumpanya niya, Nina. Tapos, hanggang sa, wala na siyang
sahod, hindi na nag-ano, hindi humina nga yung kanyang kita doon. Kaya pinauwi ko na lang siya sa Pilipinas, tapos ako na lang yung nag-abroad. Sa ngayon, opo, ikaw naman yung kinikita ko. Hindi ganun kalaki, pero nairaraos ko yung pag-aaral ng mga bata, ng mga anak ko. Katulad niyan, dalawa yung college ko. Yung pangalawa kong babae is first year college, magsi-second year na. Pero yung panganay ko lalaki, yung panganay ko, magtatapos na. Kaya masaya-masaya ako. Kahit na mahirap yung nararanasan ko dito, kahit malayo sa pamilya, malungkot, lahat ng paghihirap naranasan ko dito, yung maapi, yung ipahiya ng amo, ipahiya sa maraming tao, pero kinakaya natin. Tayo pang mga Pilipino, di ba? Kakayanin natin yan dahil para sa pamilya na naiwan natin sa Pilipinas. Kaya yung kahit na ganun ang mga naranasan ko, tiniis ko lahat yan para lang maituguyod yung pamilya at mabigyan ng magandang buhay yung mga anak ko, di ba? Kayo, anong mga kwento nyo dyan? Siguro, meron din kayong mga inspirasyon katulad ko. Ako yung inspirasyon ko talaga, yung pamilya ko, yung mga anak ko. Dahil ayaw ko rin namang maranasan yung kanilang, ayaw ko maranasan nila yung kananak, naranasan na ako, hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Tapos, ipapamanak pa ba sa kanila yung ganun? Siyempre hindi na. Bilang mga magulang, hindi na natin ipapamanak sa kanila yung kahirapan natin. Yung nasabi ng anak ko, na anak kong babae, kung pinanganak kang mahirap, huwag mong hayaang mamamatay kang mahirap. O diba? Siguro napunot niya yung sa ibang mga kasabihan, pero at least, nailalagay niya sa isip niya na kailangan niya magsumikap. Dahil nandito naman kami mga magulang niya na sumusuporta sa kanila kahit na mahirap lang, kahit kailangan ng malaking sakripisyo, pero pinapahalagahan naman nila yung paghihirap namin. Nag-aaral naman sila ng mabuti. Sana lang, ang wish ko lang na yung mga anak ko ay magtagumpay sa kanilang hangarin sa kanilang buhay, lalong-lalo na ngayon. Basta masaya-masaya ako ngayon dahil malapit na gumaduate talaga yung anak kong lalaki. Sarap sa pakiramdam mo, diba? Bawing-bawi ang hirap at pagod mo dito sa abroad. Kaya gusto ko nang umuwi eh. Gusto ko sanang umattend ng graduation niya. Kasi sa panahon na to, hindi ako makakapag-attend dahil napakahirap ng pag-uwi ngayon. Ang maraming proseso. Kaya siguro, tingnan na lang natin kung makaka-uwi ba ako sa graduation niyo eh hindi. Pero sa palagay ko, parang hindi ako makaka-uwi. Kaya makita ko lang na nakatoga siya, makita ko lang nasasabitan siya ng medalya ng tatay niya o wala mang medalya, meron man. Kasi masaya na. Diba, ganun tayong mga magulang para sa mga anak natin. Kahit na tayo wala na, basta sila meron. Masaya-masaya na tayo. O yun, nakatapos na yung alaga ko. Mag-hug ko muna, mamaya naman ha. Ayan, ang aking mumunting garden. Ito, bagong bigay ito sa akin ng kaibigan ko, yung umuwi, si Mitch. Bago siya umuwi, binigay niya sa akin yan. Wow, alagaan kita na maigi ha. Remembrance kita sa aking kaibigan. Oh, alagaan kita na maigi. Ayan, hindi ko alam kung anong tawag dyan, pero meron siyang nakalagay dito na tawag nito. Good morning yata yan. Then ito, sabi niya, anhing ko raw to. Weekly ko daw to lalagyan ng tawag nito tubig. Aro, nalagyan na ng amo ko ng kape. Papatayin niya na naman to. Naku po, dalawa yan. Naku, alagaan. Baka mamaya mamatay kayo. Huwag kayong mamatay. Ito pa. Yan yung aking mga... Hindi ko alam kung anong pangalan yan, pero ang ganda ng bulaklak niya. Pink. Then ito... Para siyang, ewan ko ano to, yan para siyang cactus na payat. Pero namumulaklak din siya, yung bulaklak niya is para siyang orchids. Oh. Tapos meron tayong, ito ang tunay na orchids. Yan, lumalabas na yung kanyang bulaklak. Oh. May lumalabas na, oh, diba? Tapos ito naman, bougainvillea o bougainvillea tawag sa amin. Sa Ilonggo, bougainvillea daw yan. Tapos, syempre sa English, bougainvillea. Tapos, ewan ko anong tawag sa Kapampangan yan. Bougainvillea. Yan, hiyatahin sa Kapampangan, bougainvillea. Tapos, ito pa, meron pa akong isang orchids doon. Ayun.
Yan na naman, ito pa, yung katulad ng dati. Hindi ko alam pangalan niya, pero maganda siya. Ito, hindi siya namumulaklak, pero, ay, namumulaklak siya, pero seasonal yung kanyang bulaklak. Hindi ko alam, puti yung kanyang bulaklak, at saka pag bulaklak niya, mabango. Ganyan ang bulaklak niya. Hindi ko alam ano din pangalan niyan. Din ito, meron akong rose dito. Dalawa yung puno ko ng rose, kaso namatay yung isa. Ito yata ang natira, ang kulay nito is yellow. Kaso wala pa siyang bulaklak sa ngayon dahil nag-ano pa lang siya, oh, namumutat. Sa Kapampangan is namumutat pa lang. Ang ibig sabihin yun, lumalabas yung kanyang maliit na yung mga bagong, tawag nito, bagong dahon. Aywan ko anong ang tawag, nagsusuloy pala sa Tagalog yan, nagsusuloy. Sa Kapampangan namumutat. Ayan, ito pa. Then, meron akong, ano tawag nito sa atin? Artamesa. Artamesa to sa Ilunggo eh. Basta artamesa yan. Hindi ko alam kung ano. Ayan, meron din akong, ayan, tingnan niyo, may bulaklak na yung artamesa ko. Then, meron akong San Francisco. Ayan. Then, ayun, ang pangit na yung aloe vera ko, oh. May mga matatanda na, oh. Yan, yan yung mga bulaklak ko dito sa aking mumunting hardin. Ayan, oh. May gasol diyan sa labas, nakalagay yung mga gasol. Tapos pagdating doon, twink, ang pangit, sinampay doon sa kabila. O di ba, dahil maliit lang yung flat dito. Ganyan lang yan. Eh bago ko pala nakalimutan kung, oh, ito, meron akong basil dito. O, diba, ang taba ng basil ko. Tuwing magluluto ako ng kung anong dapat iluto. Ayan, dito lang kumukuha sa aking mumunting garden. Ayan, ang aking basil. Then, meron din dito. Kaso, payat ito. Mataba at saka payat. Kaya, kailangan ko lagyan ng mga maraming shell ng itlog. Kaso, proven and tested. Ito, payat din to dati. Tapos, nung nilagyan ko siya ng maraming shell ng itlog, tumaba siya ngayon. Ito naman ang nilalagyan ko para siya tumaba. O, diba? Yan lang yung aking mumunting harden. Sana nagustuhan nyo yung aking mumunting harden. Katulad nyan, dyan kahit sa atin dyan sa Pilipinas, kung mayroon kayong maliit na, ano, na pwesto or pwedeng pagtaniman para maging maganda naman yung mga harapan natin or paligid, lagyan natin ng kunting bulaklak, nakakapagpabigay talaga ng sigla at saya sa ating bahay. Ito hindi ko naman bahay, bahay amo ko, kaso nilagyan ko lang ng bulaklak. O, diba? O,